on the purposes. Okay, 1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 15. Itaon natin dito. 11 to 15. Other foundation can no man lay than that is laid with his Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. So the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved. Ang hindi kong maklaro ko, pwede niya kung sila yung bago. Ang purpose din niya ang fire. Ang purpose din yung kalayo. Makaragot pa yung kahit kalayo. Nakakahatag ito po pa yung burato, kalayo. Pero pagluto na, hindi ka makakaluto na ako. Yan pala, nakapasalamat at ito. Nakapagkakaroon. Mga busy na namon, iba't nagluluto, iba't kaklaro ka pa yun. Pero makuli na kami makapindot. Namon dulo, tamo mga dapat pindot. Kaya hindi kami nakapagluto na. Open times na bahay na lang kami upang makamuluto ko. Sabi na ako sa nana, tinasang niya dahil, Mama, you can do more better things than those people. Why not do good? Why not do those things which many people can't do? Pinapagalit ka mo. Pinapagalit ka mo. Tawrugan ka mong pagkaon, natutuguran ka mo. Yung sasayang, pagyan mo nga, tinuman ng mga pictures, mga tawrugan ka mo. Pero kung tapos na yung pagkaon. Pero kung mga panahon, bisang ko sa kabuti, hindi ko mulit kong isasayang. Kaya may ara, kung ito nila pagkaon sa iyong panwari, hindi titira ba muna. Iso sa kabuti, gano'ng pil. Mamlumbuhin, maharap ito ang mga kapuburihan kasama. Gila kay poverty. Extreme poverty. My father died in my younger age. I was just 5 or 6 years old. Napulo kami ng mga rin. Nangangaon kami ang kamuti din pipinit-pinit ito ng bisbukbukon ano nga di akong pinakaon sinala may nanala ang bukbuk makasapersapan ang dugo ang akong youngest brother nagre-reklamo na napuro na lang ako na duma aga kamuti udto balang hoy gamilan din duma butig binuhutim na ko na yan kanong gamumo. Ako ka ang muti, ito balang mo eh. Gabila ko nung diri duma. Kay butig. Marami ka po riyan na akong pero mga kapagtuan. Ang istila na akong, nagbulag-bulag kami na akong mga kapagtuan. By the grace of God, hindi akong mga kapagtuan. Nagkikinig na kami sa ibang mga lugar. Pinaagi na lang mga conferences, mga convention. Kami ang mga delegates sa mga istila. Tagan kami damo mga privilege. Another privilege. I'm having his scholarship on RP Canada World Youth Exchange Program. Pero ko, dindamong mga concern, pare kami mo, rek mo kapulutunod. Tinan mo ang tapusong ko, anak ko mga commitments. Mayroon na ako sa Kasimana. Ika kami Philippine Science High School, mayroon sa Kasimana pa namin mga seminar, ano ka pa yun, ng Los Banos Laguna, kaupod nila kayo ni Marcos, kinanglan tapusong namin. Kami, mga national offices are not permitted, or else, we're going to reimburse ang kanilang. So, mamili ko mga damit na sumat, I have had some privileges in my high school days and in my college years. Nga ni Mama, sirin ko pa, ang nakasusubula kang Mama, whatever it will be sa kabisis, no makiya, kayong tablado, high stakes, pagsabi, pagpakot ka namin mga mga damit. Yes. Ang namin mga ribos. So, pwede kayo sa dahil kami nakakot ito. Amen. Amen. Mali ko na kung ito, pinirin ng tibos. Magsisigan lang. Ito mo, hindi ba ato, sa 25 at grado, kaya pala itong natulo. Hindi ko ito maintindihan. Amen. Si 25 grado, di panali mo, di ulo. Mami ko na ako na high blood na kito. Hindi ka nung ngayon. Punan ako. Joke lang. Hindi ba actually mga matatalino? Hindi lang interesado. Oh, yeah.